Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Tandaan mo, Nelson, ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Yan, oho. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. So, maaaring gumawa sila ng parang, sige, mag-donate na lang tayo. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuon na lang natin. Ganun ang mangyayari siguro. Siminet, sabi nila. Siminet like. O, sabi ko, you may not like. Sabi ko din, you may not like the person occupying the office. You may not want her presence here. You may not want the kind of answers that she provides to you. Opo. But you have to respect the opinions of the vice president. Yun. Oh, tama. Anong klasikang mamamayan, hindi mo gagalang opisina ng pangalawang pangulo? Nagaling pa yung isa eh. Hindi po naglulundag. Eh baka hindi naman si Tagalog masaya. Ang ibig ko lang sabihin, naguunahan pa kayo na pagdamba sa opisina ng vice president. Gusto nyong magunahan kayo eh. Ha? Eh samantalang, kayo po naghihintay pa eh. Kung ano po ang isasagot ng pangalawang pangulo. Pinanindigan at patuloy na ipinamuka at ipinaliwanag ni Kong Marcoleta ang kanyang mga sinabi para ipagtanggol at igala ang Office of the Vice President. At hindi rin niya nagustuhan ngayon ang mga nangyayari at turing sa pakikialam ng mga congressman sa budget ng ikalawang pangulo. Ayon pa nga sa kanya, ay maawa ang mga tao sa ginagawa kay BP Sara kaya maaaring lalong tao pa ang magpuno ng mga tinanggal na budget sa kanya. Meron ba akong binara? Ikaw naman. Pero ngayon lang nangyari, sinasabi ko sa'yo. Opo. Hindi lamang yung paraan. Opo. At saka yung forma ng pagdidispose ng budget ng Office of the Vice President. Oho. Ang nagbago. Aha. Pati yung nilalaman ng budget, talagang drastically na binago. Ngayon lang nangyari. Halimbawa, pumunta ka sa isang nasalantang lugar dyan, Nelson. Opo. Alam mo naman binaha, halimbawa. E di nagpunta ka ng Marikina. May dala-dala kang isang kahon. Unang-una, tinitingnan yung kahon mo eh. Palagay ko. Isang kahon lang po. Ano kaya gustong patunayan itong Congressman Nelson Lubao na to? Alam na niyang binaha tayo rito. Parang nakikita ko isang kahon lang. Opo. O edi, magsisimula kang magsalita ngayon. Pinabuksan mo yung kahon. Ang laman nun ay yung mga panukalang batas na naisulong mo. Para wag mo buma, itong panukala ko. Ha? Ipinali. Bago ka pa matapos mo yung ano, baka wala ng tao eh. Disgrace. Baka binatong mga kababayan, may dala po akong kahon dito. Meron kayang maniniwala sa'yo? Hindi lang yung paniwala. Meron kayang makikinig sa'yo na nagpunta ka doon sa harap ng bagong pangyayari sa buhay nila na nakanganga sila, talagang walang-wala dahil sila'y nabaha. Ang pangunahin nilang inaasahan sa'yo, maghatid ka ng kahit anong may pantatawid nila sa buhay. Pantawid. Pero ang talagang gawain mo, Nelson, totoo naman eh. Kaya mo ginawa yon sapagkat ito po ang aking mga panukalang batas na ito po lahat ay para sa inyo. Bago mo pa matapos yung una. Yung una pa lang kasi ang dala-dala mo siguro mga 2,500 pieces of legislation kaya isang kahon eh. Opo. Isa pa lang. Palagay ko wala ng tao makikinig sa'yo eh. Ano ang ibig ko sabihin ngayon? Pangkaraniwan na, aasahan ka ng kababayan natin. Tandaan mo, Nelson, ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong, kapag ka-underdog, kinakaawaan, ay kukuha din simpatya po yan. Paano gagawin mo? Talagang maaawa sila dyan. Yan, oho. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo.
Totoo naman eh. Mm-hmm. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. Aha. So, maaaring gumawa sila ng para, sige, mag-donate na lang tayo. Aha. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuon na lang natin. Aha. Ganun ang mangyayari siguro. Eh. Uh-huh. Ayun eh, nakikita mo eh. Ulit-ulit. Iba na yung ano eh. Uh-huh. Iba na yung paraan. Ah. Hindi na yung magtatanong para malaman mo eh. Nagtatanong para magpahiya ka na eh. Oh. Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Oh. Halimbawa, ikaw naman dyan. Opo. Congressman Jens Subarjaga. Mm-hmm. Nagpalista ka, nag-deliver ka ng ano, privilege speech. Aha. Opo. Siyempre, may interpellation yan. Opo. Biglang nagpalista ito. Aha. I-interpellate ko yan. Kanyari, hindi kayo magkabalahibo. No? Opo, oo. Kasi inupakan mo yung ano niya, inupakan mo yung distrito niya. Oo. Oh. Siyempre, tatayo ito. Oh, siyempre, oo. Oh. Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo yung tradisyon. Oo. Gagamitin mo yung tradisyon. Bigla kang umupo. Ah, hindi ka na sasagot sa anumang katanungan. Hindi ka na mapipilit na tanungin ka pa ni Nelson. Ayun! Tradisyon yun eh. Pag-umupo na, hindi na pwedeng pilitin pa rin. Oo, yun ang unwritten rule. Ayun. Kapag umupo, mayroon yung taong nag-deliver ng privilege speech, kahit ano pang gawin mo. Wala na. Ha? Kahit pumunta ka pa sa speaker, wala kang magagawa. Tradisyon yun. Hindi ako pinayagang magtanong sa kanya. So, nagkakaintindihan tayo siguro. Ngayon, opo. Sabi ng Vice President, Madam Chair, I forgo my opportunity to defend the budget of the office of the Vice President by question and answer. And instead, I will leave it. Mm-mm. I will leave it to the House of Representatives to decide such a proposal as presented. Ayun. Ang ibig sabihin niyan, parang umupo siya. Ayun nga. Ayaw ko na pong idepensa. Ayun nga. Hindi mo ba igagalang yun? Pati ba naman yun, hindi mo igagalang? Mm-hmm. Pangalawang pangulo ng ating bansa, sinabi niya, bahala na po kayo. Aha. Pati ba naman yun, hindi mo pa igagalang? Ayun. Eh kung yung umupo eh, uh-huh. Kung tutuusin mo eh, may pagkabastos yun dyan eh. Bakit ka mo? Uh-huh. Ni walang kasagot-sagot, biglang umupo eh. Pero hindi mo mapipilit na bumalik doon. Hoy, bumalik ka doon, may tatanong ako sa'yo. Uh-huh. Nag-privilege speech ka, inupakan mo ako, tapos bigla kang umupo. Hindi ba kung tutuusin eh, may pagkabastos yun? Mali nga naman yun. Kasi alam mong tatanungin ka niya eh. Opo. Uh-huh. Eh medyo mahihirapan ka sa mga tanong niya dahil hindi naman kayo magkabalahibo eh. Uh-huh. Ang gagawin mo ngayon, uupo ka na lang na basta. Hindi. At pagiti-ngiti ka pa. Ayaw. Pagiti-ngiti ka pa eh. Pag-ising-isi pa. Oh. Pero wala kang magagawa dahil tradisyon. Ayun. Oh, ngayon, paano ngayon? Tanggalin na natin lahat ng mga tradisyon. Dapat yan? Siguro, Kong. Oh. Siminet, sabi nila. Siminet like. Siminet. O, sabi ko, you may not like. Sabi ko din, you may not like. You mean the person occupying the office. Uh-uh. You may not want her presence here. Mm-hmm. You may not want the kind of answers that she provides to you. Opo. But you have to respect the office of the Vice President. Yun, ang dapat na lumutang sa bahay. Iba yung tao na nag-occupy, iba yung opisina. Yun ang hindi nila maintindihan eh. Uh-huh. Yung Pangulo ng Pilipinas, si BBM. Uh-uh. Opo. Kung ayaw mong igalang si BBM, bahala ka sa buhay mo. Pero yung opisina na yun. Bilang pangulo ng bansa, yung tanggapan ng... pangulo ng bansa. Oo, tama. Anong klasikang mamamayan, hindi mo igagalang yung opisina ng pangulo? Oo. Opisina ng pangalawang pangulo? We're supposed to be honorables. Why do you think you are supposed to be called honorables when you cannot even honor the traditions that we keep? Ano ang ating gustong palabasin dito? Walang pinali pa dyan eh. Mm-mm. Sasagot pa lang, mag-a-argue. Iko-contest niya yan, i-appeal niya yan, kasaka tapos-tapusan ang daigdig. So wala pang bearing dapat. Bakit ngayon nagtatanong? Sabi ko doon sa COA, opo. Tama ba ka ako na yung mga kasama ko? Ganun pa lang kalagayan, sasagot pa lang. Yung pangalong bangalo. Tama ba ka ako nung nakarang isang araw na pinasimulan itong hearing na to, ang mga kasama ko rito ay naglululundag. Oo. Nagalit pa yung isa eh. Hindi po naglululundag. Eh baka hindi naman si Tagalog masaya. Ang ibig ko lang sabihin, naguunahan pa kayo na pagdamba sa opisina ng Vice President. Gusto nyong magunahan kayo eh. Ha? Eh samantalang
kayo po naghihintay pa eh. Kung ano po ang isasagot mm-hmm. ng pangalawang pangulo. Uh-huh. Hindi po ba nyo kami papayuhan? Uh-huh. Payuhan nyo po kami. Kasama na ako doon. Tama nga. Payuhan nyo kami. Uh-huh. Sabi niya, hindi daw. Kailangan ko bang magtatanong na ngayon o uh-huh. hindi? Because if I do that, I will be more popish than the Pope. Uh-huh. Eh, hindi ko po hindi masasagot. Kasi po, kayo po may... Hindi nga, payuhan mo lang kami. Ayaw magpayo. Payuhin mo kami. Dapat mo na ba, dapat na ba kaming magtatanong sa gayong ikaw, eh hindi mo ba pala natatanggap yung argumento at pagsagot uh-huh. ng pangalawang pangulo? Mm-hmm. Hindi ka ba matatawa sa amin? Tingnan mo eh kahit itong mga... Dapat ka nabang... Nagdadadamba na sila. Ayaw niya yung naglulunod. O sige, nagdadadamba. Dapat ko nabang gamitin itong report ninyo laban sa tanggapan ng ganito? Isipin mo. Sasagutin pa lang. Sasagutin pa lang. Intayin mo naman yon. Respeto mo na lang mm-hmm. sa opisina ng Vice President. Sasagut eh. Bakit hindi pa siya sumasagot? May anim na buwan pa siyang sumagot eh. Piniprepare mabuti. Mm-hmm. Oh, katapos-tapos, anong malay mo kalimbawa na sagot niya? Mm-mm. At medyo tumama at sinabi, oo nga pala. Ito so, pala. Allowed. Uh-huh. So, wala na yung, mamamatay na yung disallowance. Kasi allowed eh. Uh-huh. Naipagtanggol niya yung sarili niya. Uh-huh. Ngayon, bakit ka magtatatanong ngayon? Ba't ka maglulundag? Ha? Hindi mo pa nga alam kung ano yung laman nito. Kasi, hindi mo, kasi alam mo, lata. Ano? Uh-huh. Wala namang label. Uh-huh. Akala mo ang laman sardinas. Mm-hmm. Nagtatatong ka na, inaakala mo yung laman ay sardinas. Tatanong baguong pala. Bakit maalat yung sardinas? Oh. Hindi mo nga alam kung sabihin. Nakuha mo ibig ko sabihin? Po. Kaya akong ginanon ang pagtatanong para lang maipadama ko sa aking mga kasama. Mm-hmm. Mga kasama, parehatang masyado tayong adelintado. Oh. Humaba itong usapin na to. Halimbawa, nakaharap yung COA. Opo. Mr. COA Representative, Madam COA Representative, sino po ba sa amin dito sa kabuuan ng House of Representatives ang merong notice of disallowance? Nako, lahat po, malamang. Kaya sabihin niya, mawalang galong na po sa inyo, sir. Opo. 99% po meron kayong notice of disallowance. Lahat ng mga ano kaya? Totoo. O paano ngayon? Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, nananawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising! Bayan ko gumising ka. Nasadlak tayo sa kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa na at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronic mo. Kapal na mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito ka-worse at hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka na gahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin Malacanang, nili sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaluslos sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat?